Gusto mo bang sa bawat minuto, bawat oras at bawat araw, ikaw lamang ang gustong kausapin o tatawagan ng iyong karelasyon at lagi kanyang hanap-hanapin sa bawat oras? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko umpisan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Mariam Hind, Evelyn Makatangay from Batangas City, Lilia Erinco from Manila, Brenda Alcantara, Olive Ormelo, Leticia Indoy from Saudi Arabia, Bella Mercado from Kuwait, and last, Gloridate Galban from Makati. Hello po sa inyong lahat at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ang isang spell upang bawat oras, bawat minuto at bawat araw, ikaw lamang ang laging o gustong kausapin o tatawagan ng iyong karelasyon at lagi kanyang hanap-hanapin at hindi ka mawala sa kanyang isipan. Ito ay napakasimpleng spell ngunit napaka-epektibo nito. At pwede rin itong gawin sa mga nagmamahalang babae to babae and lalaki to lalaki. And ayun, sa iba na gustong gawa ng spell, wag naman kayong gumawa sa mas bata or yung underage. Kasi sa inyo lang din ang balik sa inyong mga ginagawa. Kumbaga, sila yung ginagawa ninyo upang mapaibig sila, pero kayo rin ang matatamaan sa inyong ginagawa dahil underage pa. So sa nagbabalak na gumawa ng mga spell na mas ano, yung hindi pa sa tamang edad, huwag ninyong gawin and huwag ninyong gamitin ang ating spell sa pag-abuso ng ibang tao. Okay lang yun kapag at nasa tamang edad na, huwag lang yung 18 pababa. Hindi talaga pwede ang ating mga spell kapag 18 pababa. So, sana ay maintindihan ninyo na bawal ito sa mga underage. So, ngayon ipagpatuloy natin. Ang materials na ating kakailanganin dito ay simple lamang. Papel at ballpen lamang ang ating kailangan. So, papel at ballpen, ito lang ang ating kailangan. At ballpen, kahit anong kulay na ballpen. So, ngayon, kapag ready na, ang gagawin mo lamang ay napakasimple lamang. So, nakita nyo naman dito sa papels ang aking mga sinusulat. Nakita nyo kung ano yung mga nakalagay. So, dito sa itaas ng papel, and sa mga nagtatanong ha, kung kailangan ba na ganito talagang papel, hindi po. Kung ano yung papel na meron ka, yun ang gamitin mo. Isulat mo lang itong simbolong ito. Ito ay cloud. So, alam nyo naman paano mag-drawing ng cloud. So, ito ay cloud. So, i-drawing nyo lang. So, kayo na ang bahala kung paano ninyo i-drawing ang cloud. So, iyan lang ang makakaya ko sa paggawa ng cloud o pag-drawing ng cloud. And sa baba ng cloud, isulat mo yung target name. Yung pangalan ng iyong partner at apelyido. So, pangalan niya at apelyido, isulat mo, at tatlong guhit. Sa baba ng kanyang pangalan at apelyido, isulat mo itong, iguhit mong tatlong guhit. Ngayon, kapag nasulat mo na ang tatlong guhit, itong space na ito, dito mo isulat yung gusto mong sabihin.
isulat mo dito na mamimiss or tatawagan mo ako sa bawat oras or sa bawat minuto or sa araw-araw. Ako lamang ang iyong tatawagan at lagi mo akong hanap-hanapin. So, ano mo lang siya. Isulat mo lang dito. At kung meron ka pang gustong idagdag, so isulat mo na. Idagdag mo na sa pagsulat. Ngayon, kapag nasulat mo na dito, ang pangalan, yung mga gusto nating isulat, sa baba, magguhit ka muli ng tatlong guhit. Ngayon, kapag nagkaguhit ka na ng tatlong guhit, ang gagawin mo, sa baba ng guhit na ito, isulat mo yung pangalan mo at apelyido na ikaw ang gumawa. So, isulat mo lamang ang pangalan mo at apelyido na ikaw ang gumawa. Pagkatapos nun, ay tupiin mo lamang itong papel na ito papunta sa iyo ng tatlong beses. Tatlong beses po ang pagtupi ng papunta sa iyo. So, nakadepende sa inyo kung anong shape ang pagtupi ninyo. Basta tatlong beses po. Ngayon, kapag natupiin mo na ito, ang gagawin mo, kung meron kang cellphone, syempre meron ka naman talagang cellphone, kung meron kang larawan ng iyong karelasyon sa iyong cellphone, buksan mo ang iyong cellphone at i-open mo or doon ka pumunta kung saan nandoon yung larawan ng iyong karelasyon. Tingnan mo ang larawan ng iyong karelasyon. Pagkatapos nun, kapag nakita mo na yung picture ng inyong karelasyon na nasa iyong cellphone or di kaya sa kanyang Facebook, i-open mo lang. At itong papel na ito at habang yung cellphone mo na naka-open na kung saan, in-open mo yung picture ng lalaking yon or babaeng yon na iyong karelasyon, ang gagawin mo itong papel na ito at yung larawan niya na nasa cellphone mo, kailangan naka-open yung cellphone mo at ilagay mo ang papel sa ilalim ng iyong cellphone na kung saan open yung cellphone mo na nakikita mo yung larawan ng iyong karelasyon. Ngayon, kapag nakita mo na ang larawan ng iyong karelasyon, kausapin mo. Kausapin mo yung larawan niya na saan nandyan sa iyong cellphone. And habang kinakausap mo, kailangan itong papel na ito nasa ilalim lamang ng iyong cellphone. So, ngayon, hawakan mo lamang ang iyong cellphone and always siya naka-open. Naka-open yung cellphone mo na kung saan nakikita mo yung mukha ng iyong karelasyon. At kausapin mo kung ano yung sinulat mo doon sa papel, yun din ang sabihin mo. Siyempre, sambitin mo ang pangalan at apelyido ng iyong karelasyon. Ngayon, sabihin mo dito, pangalan niya at apelyido. Tatawagan mo ako sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat araw. Ako lamang ang iyong tatawagan at hanap-hanapin mo ako palagi. So, kumbaga, binigyan mo ng energy. Parang siya yung i-visualize mo sa iyong sarili na kausap mo siya ng harap. So, kausapin mo siya ng kausapin na galing sa iyong puso kung gaano mo ka gusto, natatawagan kanya at hanap-hanapin niya kanya sa bawat oras. So, stay lang siya na ka-open. Kailangan na habang kinakausap mo, nakikita mo yung larawan niya. So, ngayon, kapag natapos ka ng kumausap sa kanyang larawan na nasa loob ng iyong cellphone, ang gagawin mo, itong papel na ito, ilagay mo sa ilalim na iyong unan or di kaya'y, kung pwede naman mapaglagyan dito sa likod ng iyong cellphone, pwede mo siyang ilagay, idikit, at para daladala mo siya palagi. And after 3 days, and araw-araw mo siyang gawin, nakausapin siya na kailangan yung papel na ito ay stay lamang sa likod ng iyong cellphone. And after 3 days, pagkatapos mong kausapin ito ng straight na tatlong araw, ang gagawin mo, itong papel na ito, sunugin mo at yung abon niya, itapon mo sa hangin, ipalipad mo sa hangin. And ayun, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito ng, kailangan umpisan mo ito ng Tuesday or di kaya Friday, ng kahit anong oras, basta ito ay Tuesday or di kaya Friday. Ngayon,
Sana ay makatulong ito sa inyo at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.